Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Ang ating banal na misa, pagunita kay San Ambrosio, Obispo Pantas ng Simbahan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mo maging dalubhasa sa pagtuturo tungkol sa pananampalatayang Katoliko at uliran sa paninindigan gaya ng mga apostol na si San Ambrosio. Pukawin mo sa iyong sambayanan ang mga hinirang mo para makapamahala ng may karunungan at katatagan alinsunod sa nakalulugod sa iyo sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaiah. Aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aliwin ninyo sila. Inyong ibalita sa bayang Jerusalem na hinango ko na sila sa pagkaalipin. Pagkat nagbayad na sila ng ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin. May tinig na sumisigaw. Ipaghanda ang Panginoon ng daan sa ilang. Isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ang mga lambak, patagin ang mga burol at bundok, at pantayin ang mga bakog-bakong daan. Mahahayag ang kaningningan ng Panginoon, at makikita ng lahat, siya mismo ang nagsabi nito, magpahayag ka, ang sabi ng tinig. Ano ang ipahahayag ko? Tanong ko. Sumagot siya, ipahayag mong ang tao ay tulad ng damo, ang kanyang buhay ay tulad lamang ng bulaklak sa parang. Nalalanta ang damo at ang mga bulaklak ay kumukupas. Kung sila'y mahipan ng hangin, ang tao ay tulad lamang ng damo. Oo, ang damo'y nalalanta at kumukupas ang mga bulaklak. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi lilipas. At ikaw, O Jerusalem, mabuting balita ay iyong ihayag. Ikaw, Sion, umakyat ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw, huwag kang masisindak. Sabihin sa Huda, narito ang iyong Diyos. Dumarating ang Panginoon na makapangyarihan.
taglay ang gantimpala sa mga hinirang. At tulad ng pastol, yaong kawa niya ay kakalingain sa sariling bisig. Yaong mga tupay kanyang titipunin, sa kanyang kanlungan ay pagyayamanin, at papatnubayan ang tupang may supling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy, papurihan nitong lahat sa daigdig. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Kahit sa ay ipahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Panginooy, siyang hari sa daigdig ay sabihin, sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw. Pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Ang poon ay papurihin, ang poon ay pupurihin pagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Ang ating Diyos ay darating upang tayo ay tubusin. Magsitayo po ang lahat. Narito ang araw ng Diyos, darating upang matubos tayong kanyang kinukupkop. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa? Kung maligaw ang isa sa mga yun, hindi kaya niya iiwan ang 99 na nangingyay sa kabuluran at hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikigagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayun din naman, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa mga maliliit na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro.
Padre Jesus Nazareno, pagukulan natin ang pagninilay ang salita ng Diyos. Ito'y ukol sa tupa, ang kawan, ang korderong naliligaw, sapagkat ang misyon, kaya nga isinilang ang mananakop upang tayo'y maligtas mula sa ating kasalanan, hanapin ang mga nawawala, masumpungan ang naliligaw. Ang ating unang pagbasa, kaibigan po natin, si Propeta Isaias, maganda lagi ang larawan na pinipinta ni Propeta Isaias. Kung tinitingnan ko kayo, nakasulat sa mukha natin, may pinagdaraanan ako. Kaya nga marami tayong mga deboto sapagkat kumakapit tayo sa Kanya. Ang mungkahi na inilalahad ng Propeta Isaias, ang mga problema, suliranin na nakapinta sa ating mukha, mawawala yan. Gaganda ang lahat. Aalagaan tayo ng manunubos na darating. At babasahin ko po. Unang pagbasa, Propeta Isaias. Yaong mga tupay kanyang titipunin, sa kanyang kandungan pagyayamanin, at papatnubayan ang tupang may supling. Hindi ba kaaya-aya? Ginhawa, kapayapaan, katahimikan sa kalooban ng mararamdaman natin, yung mga bigat na ating dinadala, bigla na lang hindi lang gagaan, bigla na lang mawawala sa pagtiwala natin sa Kanya. At gayon din ang ating ebanghelyo, hindi ito yung may nangangasiwa. O ilan ba kayo? Napakadami ninyo. Sapat na siguro, mataas na yung summa cum laude na yung 98%. 98, 99, 99 na porsyento. Mataas na yun. Di ba? Summa cum laude na yun, di ba? Kung grado. Hindi ganyan magkwenta ang Panginoon. Mataas ng numero yun. E paano yung isa na naniligaw? O pwede na yan, sige na. Mataas na naman ang numero ng siyam na putsyam. 99, mataas na yun. Hindi. E kung ikaw yun, iiwanan ng mabuting pastol ang 99 para hanapin yung nawawala, naliligaw, nakatago, nakakubli, hindi mo mahanap, ayan, gugugulan ng panahon. At kung makita, selebrasyon, pagdiriwang, sapagkat nasumpungan ko na, yan po, tayo po ay kordero, tayo po ay tupa, tayo po ang kawan na hinahanap at ibig ligtas ng mananakop. Si San Ambrosio po, santo para sa araw na ito, ang dakilang San Agustin, nung hindi pa siya Kristiyano, bigla na lang siya pumunta sa katedral ng Milan na nagsesermon si San Ambrosio ba? Ang galing nito ah! Nakakaakit, kaya nga nung napakinggan niya. Doon na siya nagkaroon. Parang si San Ambrosio ang nagtanim ng mga butil sa puso ni San Agustin na magbagong buhay. Nakita niya, nabanaaga niya. Ito yung matagal ko nang hinahanap. Gaya nga na sinabi ko sa simula, ang ating komunidad ng Nazareno, meron po tayo sa labas, meron po dyan sa Plaza Miranda lahat ng mga listahan, enumerasyon ng ating mga sumakabilang buhay. Mati mga deboto, punong-puno na ang
malaking karatulan natin sa labas. Nagdadasal po tayo araw-araw, madaling araw hanggang gabi. At hindi lang yan, sa mga deboto, napansin ninyo sa kaliwat kanan ninyo sa loob ng simbahan, hindi lamang pangalan, larawan, pangalan, designasyon, tungkulin yung iba na kasama natin. Ay, wag muna kayong mamamatay, ha? Marami pa tayong trabaho. Ha? Mga kasama ninyo, nandyan na. Huwag na kayong magdagdag. Ha? Marami pa tayong trabaho. Translasyon natin ay kwan. Ha? Kayo rin, yung mga kolektora, ha? Marami na tayo mga kaibigan dyan. Ipagdasal na lang natin. Huwag nyo na idagdagan, ha? Hmm? Marami pa tayong trabaho para sa kanya, ha? Alam nyo naman kung gaano kahirap dito. Hindi, biro lang. Ha? Nandyan ang ating mga kaibigan. Mga hijos del Nazareno, mga ministries and organization, mga empleyado kasama natin. Pasensya na lang dahil sa napakadami ng gawain, hindi natin napag-ukulan ng karampatang paglalamay at pagluluha. Kulang tayo doon. Pero para sa kanila, matupad ang alaala nila. Kasama natin sila. Malaki ang tulong nila sa Nazareno. At hindi sila nakakalimutan. Sa tulong ni Maria, ang Inmaculada Concepcion ni San Jose, ni San Ambrosio, Arsobispo ng Milan. Nawa po, tayo po'y mga pastol na mag-aalaga para sa mga kawang ipinagkatiwala sa atin ng Poong Senyor. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang Panginoon ang ating pastol na nakakakilala sa bawat isa sa atin. Ialay natin ang ating mga panalangin sa Diyos nang may pagtitiwala sa Kanyang pag-ibig para sa atin. Tugon po natin, Banal na Pastol, dinggin mo kami. Banal na Pastol, dinggin mo kami. Ang simbahan, naway maging isang buhay na tanda ng tunay na malasakit at lubos na pangangalaga para sa mga itinakwil ng ating lipunan. Manalangin tayo. Banal na Pastol, dinggin mo kami. Ang mga nalihis sa landas ng kabutihan, naway marinig ang tinig ni Kristo, ang mabuting pastol na tumatawag sa kanila upang magbalik sa Kanya. Manalangin tayo. Banal na Pastol, dinggin mo kami. Ang mga kabataan, naway marinig ang tinig ng ating Panginoon na tumatawag sa kanila para sa pagbabagong loob at sa pagtatalaga ng buhay para maglingkod. Manalangin tayo. Banal na Pastol, dinggin mo kami. Ang lahat ng nagdurusa at may sakit, naway makaunawa na mahal sila ng Diyos sa pamamagitan ng pagkalinga at paglingap na ibinibigay natin sa kanila. Manalangin tayo. Banal na Pastol, dinggin mo kami. Ang mga pumanaw na ay makapasok nawa sa pintuan ng kulungan at magdiwang nakasama ng pastol at bantay ng kanilang kaluluwa. Manalangin tayo. Banal na Pastol, dinggin mo kami. Pinakamabuting Ama, gabayan mo kami sa matuwid na landas. Dinggin mo ang aming mga panalangin at pagpalain mo ang bawat isa sa amin sa paraang ikaw ang higit na nakakaalam. Naway makasunod kami kung saan mo kami akayin. Iniling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha sa aming ginaganap na pagdiriwang na ito. Silayan nawa ang aming pananalig sa sinag ng Espiritu Santo na tumaglaw kay San Ambrosio para palaganapin ang kadakilaan mo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Ngayon si San Ambrosio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasaan sa panunungkulan. Kaya si Kristo na maasaan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpa hanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaysa ng sabayan na mo'y dito ay nagtitipon, kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng makasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat na mapumanaw. Ipagdasal natin si Father Manuelito at lahat ng mga pumanaw sa kapanahunan ng pandemya. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, ang Inmaculada Concepcion ng kabiyak na puso niyang si San Jose, ni San Ambrosio, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng manakakagaling na utos sa turo ni Yeso Kristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman na amin. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa Apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyong aking kapayapaan, ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumayin po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sama-sama tayong
dalangin dahil darating na ang Pasko. Panginoon, halina at umarito ka sa gipin mo ang bayang ikaw ang pag-asa gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Di ba't kay saya dapat ng Pasko, kung bawat pamilya ay buo. Kaya't idalangin natin ang bawat tahanan bago sumapit ang Pasko. Panginoon, halina at umarito ka sa gipin. Ikaw ang pag-asa gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Panginoon, halina marito ka sa gipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa gabay ng mga mahihirap. Iligtas mo ang iyong bayan. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang na ginudulutan mo ng lakas ay gawin mong umunlad sa pagtupad sa mga halimbawa ni San Ambrosio upang sa lakas loob ng pagtahak sa iyong mga landas, kami maging handang lasapin sa iyong piging ang tamis na hindi magwawakas. Sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Paspa sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo kahilingan yung ka na nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila, mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon nito naway maalala ng mga pangalan sa binyag na ikaw iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Yesu Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sin
kasama ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso'ng kinamatayan ay sa gisag ng aming